Isang linggong care group evangelism o pangangaral ang isinagawa ng Coron Central Seventh-day Adventist Church. Sa pangunguna ng mga care group, ito ay matugumpay na umakay sa 11 tao na magpabautismo. Nagbabalita si Josel Caraballe. Care Group Harvest 2022, nagbunga ng 11 kaluluwang tumanggap sa ating Panginoon. Masayang nagkatipon-tipon ang mga kapatiran ng Calamian A District ngayong araw ng kapahingahan, Hunyo 25, upang purihin ang Diyos at isagawa ang huling araw ng gawain Care Group Harvest na may temang Tinig ng Pag-asa, May Pag-asa kung Diyos ang inuuna. Sa pangunguna ng mag-asawang manggagawa na sina Pastor Jerry Stabilio at Mrs. Yumi Stabilio. Ang isang linggong pangangaral ay binubuo ng pagbabahagi ng mga lekturang pampamilya, pangkalusugan at mensahe ng pag-asa mula sa Panginoon na nagsimula noong Hunyo 19, taong kasalukuyan, sa Iglesia ng Coron Central SDA Church at nagbunga ng 11 kaluluwa na tumanggap sa ating Panginoon. Talagang napakaganda po ng care group natin dahil ito po yung kumikilos ang banal na espiritu sa pamamagitan po ng care group, lalo tigit sa gabi-gabing pangangaral ni Pastor Jerry, na kung saan nakita po natin yung pangungusap ng Panginoon na marami pong tumanggap sa Panginoon at nakikita po natin, hayag na po nakikita natin na malapit ang dumating ang Panginoon dahil sa lahat ng mga tao, pinapaabot na po ang mensahe ng Panginoon sa pamamagitan po ng care group. Napakasaya po ng care group dahil kumbaga yung iba po kasi mga kapatid ay hindi po namin masyado pang kilala. So mas nakikilala namin yung bawat isa dahil nga sa care group, yung mga kapatid nagkaroon ng pagkakaisa altigit sa gawain ng Panginoon. Saad pa ng isang care group leader na Inglesya na si Brother Ramil Iscaran, laking galak niya na may ganitong gawain na nabuksan ang kanyang puso't isipan upang matutunan ang mga panibagong aral. Napakaganda, dadagdagan yung aking kaalaman sapagkat yung ating pagbibigay sa ikapo at handog, isa itong pagsamba sa ating Panginoon. Ang impact talaga ng pag-aaral ngayong sa isang linggo ng Tinig ng Pag-asa ay napakalaking tulong ko para sa akin. Kasi dito ko naunawaan yung hindi lang ang pagiging katiwala pala ay hindi lang sa pagbibigay ng tithes, kundi kung paano natin sinusunod yung kautusan talaga ng Panginoon. Kami po ng aming naaking may bahay, si Yumi, ay nagagalak na makarating at makibahagi dito po sa Harvest Care Group ng Coron na dito po sa sakop ng Palawan Mission. Kami ay nagkaroon ng opportunity na makita ang kasipagan ng mga kapatid. Purihin ang Panginoon sa tagumpay ng gawain ito. Ang mga kapatid ay nakita namin talagang punong-puno ng sigla sa pagsuporta sa pangungunan ni Pastor Jeff Serrano. Salamat po. God bless po. Tunay na ang Tinig ng Diyos ay punong-puno ng pag-asa kung atin lamang siyang inuuna. Mula rito sa bayan ng Coron, Palawan, ako si Josel Caraballe, hatid ay balitang may pag-asa para sa Hope Today, NPUC News.